So, ayan na mga kaka-CryptoZoon. Mga kalokotoy natin dyan. No, price check tayo, September 7, 2021, 8:30 a.m. Pag kinapi mo yan, you had 197 yag. Mababa lang yan. 100 pesos. Kasi yung presyo ng yag is 0.51 cents lang. So, kapag nagpiso to, malaki na yung reward. Yun nga lang kasi, pa-crash yung market yan. Hindi ko alam kung anong plano ng devs dyan. So, hopefully lang. So, ang pinapalo ko na lang, dati kasi 60 ako eh. Ngayon, 70 na lang. Kasi, kapag 60, minsan talo eh. Pero sa 70, awa naman eh, hindi pa naman tayo natatalo. Yun nga lang talaga, ang baba na lang talaga niya. Kasi hindi na siya ganun kalaki, unlike before. Ayan, no? Ayan. So, 1,134 na lang yung na-accumulate ko. Magkano lang yan? 1,134. So, 580 na lang yan. Kasi, 100 pesos yung napananunan mo. Yun nga lang, syempre, meron ka pang tinatawag na gas fee. Eh, gas fee no, nasa 22 pesos. So, mga nasa 7, 80 pesos na lang or 78 pesos na lang yung premyo, no? Tos, yun lang, pangit ngayon. Magandang update kasi pangtamad siya, yung 8 hours, 8 hours na lang. Ay nga lang talaga, pag natalo ka, iyak ka, unlike sa 4 hours, 4 hours. Dalawang gas fee, pero dalawang rewards. So, dito kasi kagaya nito. Refresh natin. Dati kasi ang nilalabanan ko talaga sa 60. Papakita ko sa inyo. Hopefully manalo tayo. Papakita ko, di baling matalo, okay lang. Ako na yung sacrificial dummy nyo, mga kalokotoy. Para masabi nyo na ano, ganito, ganyan. Kasi, kahit pag natalo ka dito, kunyari, nabawasan ka ng 20, 80 pesos, 60 pesos na lang ang kinita mo for the whole 16 hours. So, medyo madugo na siya, no? So, ang presyo ngayon ng CryptoZoon, kung mag-e-entry kayo, ah, mali, mali, mali. Punta tayo sa, ayan, yung kahalagahan, dapat lagi na kayong naka-bookmark. So, bumagsak ang CryptoZoon ng po, ma negative 12.3%, no? So, from 7 days, maganda pa siya, nasa 2 pesos pa siya nung September 1. So, ayan na, bumagsak na siya. Paunti-unti na siya bumabagsak. So, umakyat. Papakita ko sa inyo, malagay ko talo to eh. O, di ba? Talo. So, mahirap nang sumugal. Dati pinaplano ko sa inyo na mag-level 3 kayo. Ngayon, hindi ko na siya nire-recommenda kasi kagaya niyan, 23 pesos yun. So, 60 pesos lang yung pinalunan ako for the whole 16 hours. So, yung update ngayon ng CryptoZone is medyo devastating eh. Hindi ganun kaganda. Ayan, nakita nyo, 8 hours. Oh. Kaya pag ganyan, nag-8 hours kayo ulit, tapos natalo kayo ulit. So, 40 pesos na lang yung napalanunan nyo. So, ngayon, pinanalo ko na lang 60, 60 pesos na lang. Do kasi, mababa yung palitan ng Yaki Gold. So, yan lang ang update ko ngayon dito sa, ano, sa September 7, 8:40, na medyo nakakalungkot. Malungkot yung update kasi mas maganda pa rin yung dalawang beses kang pumalo sa 8 hours kasi kesa sa isa na isang bagsakan. Pag natalo ka, talo ka, no? So, yun nga. I'm not recommending na anymore the rare one. Kahit ang rare 2, hindi ko na siya recommended eh. Kasi 422 na lang ang price. So, magkano na lang yan? 4,225, no? Sa 6,000 pesos na lang yung entry ng level 2. Sa attack nito, ano? Dalawang attack to. So, siguro dalawang attack to kada 8 hours. Ako kasi, ito pala magiging 4 attack siguro. Pa-correct na lang ako. Ako kasi sa rare 1, yon. 1 attack lang ako. Ito, 2 attacks na siya for 8 hours. 8 hours. So, sa Rare 3, kung ako sa inyo, kung kakayanin ng budget, mag-Rare 3 na kayo. 8,500 Zoon kasi siya eh. 8,500 Zoon. So, mga nasa 12,000. Mura na siya kasi ito. Ang palo nito, malakas mataas na yung reward. And, tatlo yung chances mo sa 8 hours. Hindi kagaya ng Rare 1 na kagaya ko na mababa talaga. Dito, matalo ka ng isa. Tapos, manalo ka dalawa. Break-even ka. Sa akin, hindi naman ako negative, though maliit lang talaga yung earnings ngayon kasi sa update ng CryptoZoon na 3.1. So, tignan natin hopefully on the next couple of days or weeks kung ano magiging kahinatnan or ano ang gagawin ng mga devs dito sa CryptoZoon. Kung may stretch yung pang budget nyo, mas maganda, magganto kayo yung mga Super Zoon. Kasi high rewards na yan sila. So, hanap tayo kung gusto nyo mag-Super Zoon na level 4. May nakita kasi ako kanina, medyo mura-mura siya. Though kayo pa rin ang magsaano niya sa sarili nyo, huwag niyong pilitin kung hindi kayo maka-entry ha.
20,400 zoon. So magkano 'yan? So nasa 30,000 more or less, depende sa palitan ng zoon. So mag super zoon kayo kasi maganda daw yung reward. Ayun. Tas rare 4, 4 attacks na siya per 8 hours. So yun lang mga loko to, isa update ko ngayon dito sa Crypto Zoon, no. Na medyo nakakalungkot. Kahit ako nalungkot eh. So, yun lang, siguro for the longevity or for long term ng Crypto Zoon, mas maganda siya. Yun, what's up mga kalong kotoy, no? Earning check tayo sa Crypto Zoon. So ito yung result ng 8 hours. Ina-attack na natin ngayon level 2 na lang. Kasi, yun nga, sa update kasi medyo nakakatakot umatak sa level 3. Kasi pag natalo ka doon, talo ka na talaga. So yun lang disadvantages ngayon. So ang kinita ko na dito sa 191 YAG, kasi ang baba talaga ng palitan ng YAG, no? Nasa 67 pesos lang siya. So syempre, maganda sana kung clean na yan. Kaso may tinatawag ka pang gas fee. So ngayon, magkano ang gas fee ngayon? Though lahat ng coins are bumaba, pati Bitcoin, BNB bumaba silang lahat. So ang isang Python ay 67.02, bawasan natin siya ng 21.64 na gas fee. So ang kinita mo lang doon is 45 pesos 0.438. So maliit na lang siya talaga. Kasi nga ang ina-attack na lang natin ay isang level 2. So ayan, 8 hours kasi yan. Yan din yung disadvantage. Mas maganda pa rin yung dati. Well, nasa devs pa rin. Sila may nakakaalam. Well, we're just playing the game, no? Ang ina-attack na lang ito, blinker na lang. So pag natalo pa to, kinita mo na lang sa buong 16 hours 20 pesos na lang. So medyo nakakatawa na yon, no. Though kasi ang baba pa ng palitan ng YAG. Kasi ang isang YAG ay nagkakalaga ng 0.34 cents. So ang isang ZOON naman ay bumaba na din. Lahat naman, pati SLP, lahat. Lahat nagbagsakan. So kagabi, ang ganda oh, kung nakapag-entry kayo dito ng piso, 1 piso and 5 cents, no. Ngayon nasa 1.20. So, may tubo na yan kung nakapag-entry ka ng piso. So, nag-pump up na siya. So, tignan natin. Kasi, yan. So, nanalo tayo. Buti na lang. Kasi minsan ayoko na panoorin. Lalo na kasi, yung pag natalo kayo sa game na yon, talo na talaga kayo. So, ito, nanalo ako for 16 hours. So, papakita ako sa inyo yung aking earnings check. Para ma-transparent sa mga gustong pumasok at wag pumasok. Kasi nagsasabi daw, Ponzi scam. So, hanapin nyo muna ang ibig sabihin ng Ponzi scam para malaman nyo ang ibig sabihin ng Ponzi scam na to. So, di ba? Nandun yan lahat. So, ang nanalo ako ng 74 pesos and 90 cents. Tapos, meron naman tayong tinatawag na gas fee. Kasi lagi naman talaga may gas fee. So, tandaan natin, ang kinita ko lang ay 45.38. So, equals na natin yan. 45.38. So, 45.38. Yan yung kanina kong fight, no? Clean. Tapos, i-add natin ng 74.90. So, yung kinita ko, 120. Pero, babawasan pa natin to ng isa pang gas fee. Kasi, yan talaga yung pumapatay sa atin. 23.81. So, ang earning ko for the rest of 16 hours for the rare one is staggering. 96 pesos and 0.47 cents. So for me, it's not bad because this is a crypto and this is a hustle for me. This is not a day for living. Hindi ko siya ginagawang pangkabuhayan showcase. So better meron pa rin kayong day job and earnings nyo na relevant and tuloy-tuloy. So ang kinita ko lang sa rare one for the past 16 hours ay 96 pesos and 0.47 cents. Though bumaba siya, dati kasi sa isang attack noon eh pumapalo talaga ako ng 150 or 200 na clean. So ngayon 96.47 as of September 8, 2021, 11:30 AM. So price ng ZOON ngayon price ng ZOON ngayon, kung gusto nyo pa rin umentry, nasa sa inyo yan. I'm not pushing, I'm not saying na pumasok kayo dito. I'm just saying my experience on this game. So, huwag kayong bibili. Stay out of it sa rare one. Pero sa may gusto, 2,200 ZOON lang yan. So, nagkakalaga ng 2,640, no, napakamura. Pero ang recommended ko na talaga ay level 3, ay level rare 2 na. Kasi 2 attacks na to. 2 attacks na to for 8 hours. Sa akin kasi sa 8 hours, isa lang yon.
So, yan. Kung meron kayong pang invest dito sa ano, nagkakahalaga siya ng 4,450. So, nasa 5,300 na lang ang Rare 2. Mura. Sa Rare 3, 8,600 Zun. So, 8,600 Zun ay nagkakahalaga ng 10,300. So, ang attack nito ay 3 per 8 hours. So, isipin nyo na lang kung meron kayong 8 hours, palagay nyo na lang yung kanina, di ba? Ita times nyo yun sa 3. So, palagay nyo, meron kayong 45.38 times 3. 136 clean for 8 hours lang yon. Eh, ako kasi rare one lang. So, do the math na lang. So, for me, it's profitable. Eh, kung nasa sa inyo yan, are you willing to take the risk on this game? Di ba? Mahirap naman yung pumasok kayo dito. So, kung gusto nyo, meron tinatawag na Super Zune. Yun ang hanapin nyo kung ma-stretch nyo pa yung budget nyo. So, napansin ko na wala na sa market ang mga Super Zune or baka nagmahal na sila. Kasi maganda daw ang Super Zune kasi mas maganda daw sa update, sa susunod na update. So, ngayon wala na kasi siya sa Rare 3. Dati kasi meron pa siya sa Rare 3. So, tinanggal na siya. So, nasa sa inyo na yan kung ano ang type of budget na meron kayo. So, ito, ang nakita ko ngayon is 13,100 na Zoan. Ah, na Zoon token. 13,100. Napakamura, 15,000 na lang. Dati, Rare 2 lang to. So, nasa sa inyo yan, ha? Pero nga lang, Super Zoan to. Mas maganda to kasi para sa next update. So, kung ako sa inyo, tignan nyo na lang. Eh, pero kung ikukumpara nyo siya sa Rare 4, ito, 15,000 Zoon. 18,000 yan. So, ilang attacks to per 8 hours? 4. So, mas maganda ang Rare 4 talaga. So, yun lang mga kalokotoy. Wrap up na natin tong video na to regarding sa earning check natin sa CryptoZone na Rare 1. So, ayan, kung gusto nyo umentry, nasa inyo yan. Yun nga lang kasi bumagsak talaga yung YAG na ating earnings. So, ayan, bumagsak siya from 0.47. Pero market kasi volatile naman. Lahat naman bumabagsak as of today dahil nasa correction daw, sabi nila. So, ang kinita ko lang talaga sa lahat dito ay 1,540. 1,540, nasa 538 lang yon. Maliit na bagay. Tapos, meron akong 2,362 na Zoon. Yun nga lang kasi, 2,362 na Zoon. So, may 2,800 ako. So, meron pa akong 3,500 na kinikita dito sa Zoon. So, not bad for me kasi rare one lang to. Rare one lang ako. Nakikita nyo naman from the beginning. Slander gang lang. So, yun lang mga kalokotoy. Kung gusto nyo umenter dito, nasa sa inyo pa rin yan. Better yung earnings nyo, i-check nyo pa rin. Huwag nyong pilitin yung sarili nyong ipasok yung pera nyo sa ganito. Because this is a volatile and this is a crypto pa din. So, yun lang mga kalokotoy. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding sa earning check ngayon sa CryptoZone. Medyo mababa na siya as of today.